Okay, mula sa sitio Sinigpit, Barangay 15 Sarat, Ilocos Norte. Ito mga kaibigan, yung hunos ng kobra na ang laki. Ito ay mahigit 2 metro ang haba. Ito ay natagpuan dito sa paligid ng kanilang bakuran. Kaya ating makapanayam si Ryan. Ryan, paano mo natagpuan itong hunos ng ng ahas? Kahapon ng tanghali, sir. Ando lang ako sa duyan kasi nagpapahinga ako. Tapos, nagsisisigaw yung kapatid ko si Mardi, tapos nakita niya yung pinaghunusan ng ahas, sabi niya akala ko andun yung ahas pero ito yung nakita niya, sir, ang haba. So, fresh ko pa lang kahapon to? Yes, sir. Very fresh kahapon pa lang. So, ang tansya namin, so, baka andito pa siya, sabi ko kahapon. So, madalas bang may makita ang ahas dito sa yung bakuran? Yes, sir. Lalo na ngayon, katatapos lang sinasabi natin, keyring, which is nagpo-fall siya every October 20 to katapusan ng Oktobre. So, malamang parte pa siya nung dun sa keyring period na sinasabi. Pero usually, sir, on a daily basis or from time to time, nakakakita kami ng ganitong klaseng cobra. Hindi ko natatakot? May pagkatakot din, sir, pero we're used to it, sir. So anong balak natin para bilang pag-iingat kasi alam mo naman itong makamandag itong klase ng ahas. Ano sir, linis-linis lang ng paglilinis lang ng mga abobot, mga sa bakuran, mga sulok-sulok para hindi pa mugaran yung mga ganitong elemento. Walang umakyat sa mga puno. Meron din sir, pag nagtatap nung nanay ko. Yun. May nalalaglag dyan sa puno ng mangga. Na-try na niya 2 beses nang siyang nahulugan ng oya, ng cobra. Walang natuklaw? Sa awa ng Diyos, wala pa naman, sir. Sa mga bahay niyo, walang pumapasok na bisita? Meron din, sir. Meron. hindi mo umaasan pag nagbabaha doon sa ilog. Yun. Pag umapaw yung ilog namin doon, maraming nagsisilabasan na cobra, sir. So, anong gagawin natin sa hunos ng ahas? Dito sa hunos, sir, usually kasi kami tayong mga Ilocano, ang sinasabi dito, lucky charm pag ganitong buo. Mm-hmm. Ginagawa siyang lucky charm or amulet, especially doon sa mga may business or doon sa mga vendor sa palengke or sa mga may business, ang ginagawa, tinutupi, nilalagay lang, sinaset aside, nilalagay dun sa kahadiyero. So, pampaswerte. O, pampaswerte daw. Kasi, ang it signifies niya, sir, is parang fast moving yung produkto mo na binibenta mo. So, dapat buo. Yeah, buo. Dapat ganitong from head to tail niya, dapat buo siya. Para hindi putol. Para fast moving. Kasi, di ba sa mga Chinese kasi, sa feng shui, yung sa Chinese, pag snake siya, sabi mo, lumalamon siya. So, pampaswerte. Okay. Paano yan? Balok kong humingi ng konti. ayan mo, sir. Next time, pag makakita ko sa iyo yung next na makukuha, ito may nauna na kasi, sir. So, tagang pampaswerte itong hunos ng ahas. Yes, sir. Pero yung iba pa, yung alam ko, pagkakaalam ko pa yung iba, binoboil pa siya, tapos ginagawa siyang parang aphrodisiac or yung okay. Nakakagamot daw yung mga ibang karamdaman, sir. So, ano to, hunos ng cobra ito? Yes, sir. Pag ganitong size, talagang cobra. Pero pag mas malaki, usually mga reticulated python na. Pero dito sa amin, usually makikita mo mga Northern Philippine cobra, yun yung pinaka deadliest in the world. Tapos yung reticulated din, marami din dito, which is yung longest and the largest snake sa buong mundo, sir. Okay, mga kaibigan, si Ryan Rasalan, siya po yung nakakita ang kanyang kapatid, itong pinaghunusan ng cobra sa kanilang bakuran. Usually, marami daw kanilang bisita pero sila ay sanay na. Pero bilang pag-iingat, dapat din mag-ingat dahil makamandag itong klase ng ahas. Mula sa Barangay 15, Sarat, Ilocos Norte, para sa Balitang Ilocos, Dennis Gabriel, Alipio. This is Balitang Ilocos Online.